tayong lahat si Jesucristo'y nabuhay na naik sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghihirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maganak tayong lahat, si Jesucristo'y nabungay na naib sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahok sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitikong taga Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghari na ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una.
bago pa ang ano pa, likas kay naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano po mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guru pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan, ang pinatotohanan namin, ngunit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon ay araw ng kagitingan sa ating bansa at ginugunita natin lahat ng mga bayani, lahat ng mga nag-alay ng buhay, lalong-lalo na para sa kalayaan ng ating bayan. Ang ating mga tinitingala, huwaran sa pagmamahal sa bayan, pagmamalasakit
sa kanilang mga kababayan. Ang mga bayani ang sandigan ng bayan. Kung papaano din naman sa simbahan, ang mga banal, ang mga santo at santa, ang atin ding mga bayani. Tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag na maging banal at bayani. Ito sana ang ating ipagdasal. Minsan ang tingin natin sa mga bayani at banal ay mga nasa pedestal, mga nasa monumento na parabagang ang hirap abutin. Ngunit sa totoo lang mga kapatid, ang pagiging bayani at banal ay bokasyon at misyon natin dahil tayo ay mga binyagan. Ang isang binyagan tinatawag na maging bayani at banal. Bakit? Dahil sa binyag, doon natin natatanggap ang buhay na pinagtagumpayan ng muling nabuhay na si Jesus Nazareno. Yun po ang diwa ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi lang siya muling nabuhay para ipakita sa lahat siya'y nagtagumpay. Ang kanyang muling pagkabuhay ang daan para tanggapin natin ang buhay ng Panginoon. Hanggat hindi natin natatanggap ang buhay niya, hindi tayo maliligtas. At ang unang pagkakataon na tinanggap natin ang buhay ni Jesus ay sa binyag. Kaya nga, kung naalala ninyo nung Linggo ng Muling Pagkabuhay, nung bihilya, nagkaroon tayo ng binyagan. Nung Linggo, sinariwa natin ang mga pangako sa binyag. Sapagkat ang binyag, ang dahilan para tanggapin natin ang buhay ni Jesus. Ngunit ang pagtanggap na yan ay hindi minsanan. Hindi dahil nabinyagan na, tapos na, ligtas na, wala na tayong problema. Hindi po, sapagkat araw-araw sinasariwa natin ang ating pagiging binyagan. Araw-araw pinangangalagaan natin yung buhay na tinanggap natin kay Jesus sa binyag. Kung papaano araw-araw pinangangalagaan natin yung katawan natin, ganun din ang kaluluwa natin. Sapagkat ang kaluluwa natin ang tumanggap sa buhay ng Diyos. Yun yung nais maunawaan ni Nicodemo. Si Nicodemo ay isang Pariseo. Kasama ng mga umusig at nagpapatay kay Jesus Nazareno. Pero nahipo ng Diyos ang kanyang puso. Kaya nga't nung una, tuwing madilim, tuwing gabi, tuwing walang nakakakita, saka siya lumalapit kay Jesus at nagtatanong. At ito yung mga pinag-uusapan nila ngayon, yung buhay ng Diyos. Kaya nga't nung una, tinanong pa ni Nicodemo, papaanong ipanganganak muli ang isang tao? Babalik pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang nanay? Diba sabi ni Jesus, hindi, ang ipinanganganak sa Espiritu Santo ay ipinanganganak na muli sa Diyos. At kailan ba tayo ipinanganganak sa Espiritu Santo? Tuwing binyag. Minsan may mga lalapit sa inyo, kakatok sa bahay-bahay, sasabihin, ligtas ka na ba? Sapagkat ang ligtas lamang ay yung mga ipinanganak muli. Yung mga born again lamang ang maliligtas. Pag tinanong po kayo ngayon sa susunod, born again ka na ba? Ligtas ka na ba? Sabihin niyo po, oo, sapagat ako'y binyagan. Ako'y nabinyagan na.
sapagkat nung tayo bininyagan, tayo pinanganak na muli. Hindi lang tayo anak ng ating magulang, tayo mga anak ng Diyos. Pero gaya ng sabi ko, kung papaano araw-araw pinangangalagaan natin ang ating katawan, kaya naliligo tayo. Mukha bang naligo yan katabi mo, no? Kaya tayo kumakain. Kaya yung iba sa inyo, mukhang gutom na, maghahapunan na, gusto nang matapos ako. Pinangangalagaan natin yung katawan natin. Pero ang tanong, pinangangalagaan din ba natin yung kaluluwa natin? Yung buhay ng Diyos sa atin? Ngayong araw ng mga kagitingan, araw ng kagitingan, araw ng mga bayani, pinapaalala sa atin ang tunay na kagitingan din. Hindi mo kailangan magdala ng bolo katulad ni Bonifacio. Hindi mo kailangan magsulat at maging kasing talino ni Dr. Jose Rizal. Hindi mo kailangan lumaban sa mga digmaan katulad ni Aguinaldo o Del Pilar. Opo, salamat sa Diyos. Marami tayo mga bayani at sana dumami pa ang mga bayani, lalo na yung mga naglilingkod sa pamahalaan. Ngunit ang tunay ding kagitingan ay ang pagsasabuhay ng mga itinuro ni Jesus Nazareno sa atin. Sinabi ko nung isang araw, ang mga deboto ng Nazareno, tawag nila matatapang. Kasi talaga namang kung makipagbalyahan, makipagsalyahan, eh ganoon. Kaya sabi ko, ang dasal ko, sana kung gaano katapang, kasigla, kakisig tuwing prosesyon, ganun din sa totoong buhay. Sana gagawin ng lahat, makapanik, makahaplos, makahalik sa Nazareno, sana gawin din ng lahat ng makakaya, iwasan ng masama, gumawa ng mabuti, magmahal, magpatawad, magsabi ng totoo, ipagtanggol ang katarungan at karapatan ng kapwa sapagkat ang tunay na magiting, ang tunay na bayani ay banal din. Tayong lahat tinatawag maging bayani at banal sapagkat tayong lahat ay mga bininyagan. Tayong lahat tumanggap ng buhay mula kay Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya rin magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Ang ating tugon, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig at pagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan.
manalangin tayo. Panginoon, ang langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, ang langit at lupa, pagpalain mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiliwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ng ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos sang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pagmamahal tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristong muling nabuhay, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareho ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pareho lay minister. Sumunod po tayo. Sa pag-ibig ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga, sana namin kong kalamnan. Init mo'y pangarap kong Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mo, ako'y mapahantusay. Sa sumasaybayong kaginhawa, nangungulilang malay pin nang tinig mong nagdulot ng katiwasayan. Pag-anap katwiran ninusaw mo sa simbuyong kaliraga ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahantusay sa sumasaybayong paginawa. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa at pag-ayos ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang bawat binyagan ay tinatawag na maging bayani at banal. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang sapagkat si Jesus ang nabubuhay na sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan nit po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinduho ka namin, aral mo namin buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin. Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.